True Subscribers Horror Stories. Walang makapagpapaliwanag sa amin kung bakit paulit-ulit naming nadadaanan ng malaking puno ng akasyang iyon. Sa isip-isip ko, pinaglalaruan yata kami ng mga engkanto. Real Paranormal Encounters. Noong nagbubuntis pa lamang ang ate ko sa aking panganay na pamangkin, nakaririnig kami ng mga kumakaluskos sa bubong. Ang sabi ni kuya na kanyang asawa, aswang daw iyon. And other scary stories from HTV Positive listeners. Hindi man nakakatakot para sa ilan ang aking ibinahagi, pero kung sakaling maranasan mo rin ang parehong naranasan ko, maiintindihan mo kung bakit ko sinasabing tunay na may mga ligaw na kaluluwa sa ating mundo. Pagkukwentuhan natin sa Subscribers Hilakbot Stories, Monday and Friday, 9 p.m. sa Hilakbot TV YouTube channel at sa HTV Facebook page. Replays on Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ikwento mo na bago maikwento ng iba. Dito sa Subscribers Hilakbot Stories. Yo, yo, yo! SHS na naman. na naman. Pero wala pong reklamo yun. Intro, no? Ang nega ng vibes. Pero syempre, sabi ko nga po sa inyo, Jared na naman po ang inyong lingkod. Ang sasama na naman po ang kasapinakadulo na naman nitong ating SHS. Pagsasamahin natin tatlong kwento po mula sa ating mga senders / subscribers / listeners. Syempre sa mga nakikinig po sa atin sa podcast, kung umi-ere man ito doon ngayon sa Hilakbot 24/7, saan man kayo naroroon ngayon o kahit anumang ginagawa ninyo, maraming salamat po for keeping us company dito po sa Wow Keeping Us Company. Are you crazy? May bago ha, bago script yun, Clay. Anyway, maraming salamat po sa mga sumusubaybay din dyan sa Facebook at sa lahat po na mga nakikinig ngayon sa ating YT Brother YouTube channels. Naka-share po ito ngayon. At kung ngayon ka pa lamang po dumating, talaga minsan hinahabaan ko po talaga itong intro para at least maabutan mo yung kahit yung pinakaunang story. So pero dahil alam ko medyo nakaset na yung iba, alam nila alas 9 nandito na, may 1 minute pa tayong timer o countdown. So alam ko naman, nandito na iba, present na. So sana maabutan ninyo ang first story po ni Yoy at susundan po ng kwento ni Ella at ni Melo. Ito po'y sinend sa atin sa ating sindakstories2008@gmail.com. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Magandang gabi po ka-HTV Positive. Nais ko lamang pong i-share ang isa sa mga naging karanasan ko. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Yoy. Yoy Volante o Buyoy. Wag na, corny. Yoko na. Kung natanggap nyo na po yung nakaraang story ko, yung may nararamdaman din ako noon, pero sa awa ng Diyos ay nawala na at minsan lamang po ako nakakaramdam ng kababalaghan. Dahil nga po sa ganito ang nararanasan ko na parang may nakikitang masamang mangyayari sa buhay ng isang tao. Ito rin po yung naging reason kung bakit din ako nahirapan na makipag-date. Isa po dito ay yung nakilala ko sa isang grupo at nakadate ko po ng 2 beses. Sana all. Pero sa 3 beses na nga po na pag-date namin, doon na po ako nakapansin ng hindi maganda. Pasakay na kami ng jeep noon at nagkaroon ako ng pagkakataong titigan siya ng husto habang nakasakay na kami. For some reason po, Sir Red, sa pagtitig kong iyon ay nakaramdam ako na parang may maling nakapalibot sa kanya. Hindi ko alam kung aura ba ito na tinatawag nila, pero alam kong may mali talaga. Kahit hindi naman, parang tumitig siya sa akin bigla na parang nagdadalamhati. Pero iyon nga po, parang nawala yung nakikita ko nang tapikin niya ang braso ko at nakangiti pala siya. So kabaliktaran po yung nakita ko kanina na parang pangitain. Tinanong pa niya ako kung bakit at alam kong hindi naman din talaga ako komportable na tumitig. Kaya ayun na, iba na lang po yung sinabi ko sa kanya para hindi naman po halata na meron akong masamang nakikita o kaya pag-isipan niya na may masama akong balak. Umiling na lang ako at ngumiti. Pero alam kong hindi magandang balita ang nag-aantay sa kadate kong yon.
Ilang minuto pa po kaming nakasakay sa jeep at napansin ko na busy na siya sa kanyang cellphone. Doon ko na nga po napagtanto na hindi magandang balita ang kanyang natanggap at kahit gusto kong mag-sorry ay parang pinanlamigan na ko at natakot na sabihin ang nakita ko. Kinausap ko din po siya at sinabi nga niya na may kung anong meron sa akin na nakikita ko. Kinausap ko din po siya at sinabi ko na may kung anong meron sa kanya na nakita ko kanina at alam kong may maling mangyayari ahead of time. Dito nga po ay na-confirm ko mula sa kanya na pumanaw ng oras ding iyon ang isa sa kanyang pinakamamahal sa buhay. Mula noon, Sir Red, nakakalungkot man pero tinanggap ko na po na na-ghost na naman ako. Ha ha ha, hu hu hu, sabi niya. At isa pa pong pangyayari po, Sir Red, ay yung pinag-overnight ako ng kadate ko dahil sa malalim na ang gabi at mahirap ang sakayan pa uwi. Namamahay po ako kaya hindi ako nakatulog agad. Nagising na lang po ako na meron akong naririnig na bumulong na babae sa may bandang kusina. Parang may inaaway po yung babae at narinig ko pang sinabi niyang, "Papatayin kita!" Tapos meron pa po siyang isang sinabi na, "Sino siya?" At yung iba na pong mga words niya ay pagmumura na hindi naman po ako ganun kasanay talagang makadinig dahil strikta din po ang naging guardian ko nung kabataan ko. Napayagan lang naman ako mag-overnight doon ng guardian ko dahil nga parehas namang babae mga nakaka-date ko. Pero ng oras na iyon ay natatakot ako at nagsisisi sa overnight na iyon dahil sa naririnig kong mararahas na mga bulong na nanggagaling sa tinig ng isang babae. Sinilip ko pa din ang kusina mula sa salas dahil buhay naman ang ilaw doon o nakasindi daw yung ilaw doon. At dahil nandun din po yung backdoor ng bahay nila, kaya iniiwan daw na nakasindi ang ilaw. Labis nga po ang hilakbot ko na makitang wala pong kahit na sino, as in zero po ang tao doon. Ang boses nga po na naririnig ko ay mas naging marahas at malakas ang kutob ko na kaboses iyon ng kadate ko dahil may pagkamatinis ito. Sa takot ko, nagtalukbong na ako at mas nahirapang makatulog. Kahit na maya-maya ay nawawala na yung bulong. Pagputok pa lang po ng araw, agad akong umalis nang hindi na nagpapaalam sa kadate ko. Pero nagpasalamat at nagpaalam naman ako sa nanay niya at kuya niya na noong mga sandaling iyon ay gising na. Nung time na iyon, nag-decide na po ako na ako naman ang manggo-ghost at dapat na siguro akong tumigil sa pakikipag-date. Hindi nga po ako nagkamali dahil kalaunan, mga ilang months nga mula noon ay nadadaanan ko ang news feed sa Facebook ng dati kong mga nakadate. Puro public post ng away niya sa kasalukuyan niyang kasintahan yung mga nakalagay doon. Meron pa nga po mga hate post, mga threats na may ilalabas about daw sa cheating, paninira sa third party at kung ano-ano pa. Bukod pa doon ay parang nagwawalang leon pa siya sa mga caps lock niya at ayaw ko nang malaman ang kahahantungan ng mga iyon. Nakampante din naman ako kahit paano at buti na lang na-ghost ko siya dahil di naman ako desperadong makipagrelasyon agad. So maraming salamat po at hinayaan niyo ako mag-share muli dito po sa SHS. More power sa HTV as in solid at salamat po dahil masarap po ang kape ni Lola Trinidad. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories. True horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat po muli kay Yoy sa pagbabahagi ng kwento at tulad nga ng sabi ko sa inyo guys, ito nga yung malinaw talaga na premonition pero hindi ko maalala sa aking isipan kung naikwento ko na ba dito sa SHS yung unang kwento na sinasabi niya sa atin. Hindi ko lang ma-recall sa ngayon pero siguro sa mga susunod na mga episodes baka ma-recall ko na. Anyway, maraming salamat kay Yoy dahil isa po pala siya sa mga nakatikim na ng kape ni Lola Trinidad at sana ikaw din huwag mo rin palipasin yung lalong-lalo na yung payday sale at lalong na ngayon December po, big discounts po ang i-offer ng HTV merch sa Shopee kaya dapat kayo din po ay naka-follow na po dyan at tingnan nyo rin po yung ibang mga announcements dito po, mga postings po natin sa ating social media at maging sa HTV Merch Shopee account para na sa ganun makita nyo po yung mga vouchers, mga malalaking diskwento
ngayong Disyembre, lalo pa siyempre Christmas sale, paparating na po yan. Maraming salamat po dahil marami din po yung mga positive reviews sa mga nakatikim na ng Lola, kape ni Lola Trinidad, nakatikim na kay Lola, nakatikim na ng kape ni Lola Trinidad. Siyempre yung double choco, yung caramel, at siyempre yung iba pang mga flavors na available po sa ating HTV merch. Silipin nyo na lang po at mag-add to cart na kayo. Okay? Maraming salamat din po pala sa mga nakikinig o ngayon pa lamang po dumating. Sana po ay maabutan nyo na itong second story natin, na ito po ang kwento naman sa atin ni Ella. Tama ba? Play? Si Ella. Ito po yung sinad niya naman pala sa ating Facebook page. Ito ang subscribers Hilakbot Stories. Ako nga po pala si Ella at isa pong worker sa Legazpi Village dito po sa Makati. Nung nag-ECQ po tayo dito, Sir Red, matagal tayong walang pasok sa opisina kaya hindi rin kami nakapagbayad sa SSS para sa monthly country. Tandang-tanda ko pa nga po na June 30 po iyon noong last year. Nagpunta ako ng Makati Square at around 9 AM po iyon para magbayad, at deadline yon ng payment na walang penalty. So talagang mahaba po yung pila at iniisip ko na tiyak na matatagalan po ako doon. So fast forward na po tayo. 7:30 PM po ang inabot ko sa SSS branch na iyon. As in nagmadali po talaga ako, Sir Red, para lang makabalik sa office namin kasi yung ibang kasama ko po nung time na yon ay nakauwi na. So talagang dahil yun na yung oras, ine-expect ko po na madilim na talaga yung floor namin at hindi nga po ako nagkamali. Sa katunayan po, isa ako doon sa mga kinakabahan at natatakot na rin at the same time sa tuwing pumupunta ng opisina ng gabi. Pagbukas ko nga po ng suite namin, patay na po lahat ng ilaw at tanging office na lang namin na nakabukas ang ilaw. Yung ibang opisina pong nandoon, sarado na. Nagpiplay pa nga po ang PC ko kasi iniwan ko iyon na nagpapatugtog ako sa YouTube. Plano ko sana doon na lang ako matulog kasi as in dead bat na rin talaga ang cellphone ko. Kaso talagang hindi ko po kakayanin na ako lang ang mag-isa doon, lalo na may naririnig akong humihilik sa office na iyon kahit wala naman pong sino man ang natutulog doon. Hindi lamang po iyon, Sir Red, kasi minsan po nakakaamoy po ako ng usok ng sigarilyo kahit wala naman po talaga nagyoyosi. Iihi sana ako nang makita ko pong medyo nakaawang yung pinto ng isa sa mga offices doon. Doon kasi kami nakakakita sa office na yon. Doon po namin nakikita yung tao na nakatayo o kaya minsan nakaupo kahit wala naman talaga pong tao. Nagulat ako nang medyo gumalaw nga yung pinto. Nagmadali na akong pumasok at nag-lock ng pinto namin at pinatay ko na po lahat ng PC at maging ang aircon. Kahit 4% na lang po yung battery ng cellphone ko ay tinanggal ko na ito agad sa pagkakacharge. Kahit ihing-ihi na nga po ako, nag-sorry na lang ako sa kidney ko. Sabi, ihing-ihi na siya, sorry kidney. Sorry, kailangan kong gawin ito kasi natatakot ako, kidney. Sorry kidney, please forgive me. Kidney. May pangalan o, kidney. Sorry kidney. Kidney Spears. Are you crazy? Ayaw na. Last na yung gabi. Parang namang lasing. Pero yun nga, sabi niya. So talagang hindi siya jumingle. Pinigilan daw po niya talaga. At instead, nagdasal daw po siya na sana pagkalabas daw niya ay wala daw po siyang makitang kahit na anong nakatayo sa labas ng opisina dahil talagang mahihimatay siya. Iniwan ko na lang po si Red na bukas yung ilaw sa hallway kasi natatakot na talaga ako at napagpasyahan ko mag-CR na lamang sa fourth floor kahit talagang nilalamon na ako ng hilakbot. Parang ako na lang talaga yung naiwang tao mula sa 8th floor hanggang 2nd floor at wala na talagang tao po doon. Pagkatapos ko nga po mag-CR, nag-elevator na po ako kaso parang ewan ko ba't may pumipigil sa akin. Kaya nag-decide po ako talaga na maghagdan na lamang. Napalingon ako sa right side ko nung nasa third floor na ako at nakakita ako ng guard na pumipindot sa elevator, pero napansin kong iba po yung uniforme niya kumpara sa mga bagong uniforme ng guard namin ngayon. Yung uniform po kasi niya ay parang ganun sa mga nasa bangko. Naka-side view po siya at nag-aantay para makasakay sa elevator. Dito po ako tinayuan ng balahibo, Sir Red.
Alam ko talagang may weird nang nangyayari sa paligid. Hindi po siya yung normal kasi na gabi na minsan nagkaka-out o nag-overtime ako. Pero iba po talaga ngayon. Around 8:30 na po iyon, pagbaba ko ng ground floor, tinanong ako ng guard namin at sabi niya, "Ma'am, okay ka lang ba?" At ang sabi ko naman, "Opo kuya, ox lang ako." At tinanong ko pa nga siya kung meron pa siyang kasamang guard na umaakyat sa bawat floor, pero nagulat ako sa sagot niya. Ang sabi po niya, "Wala po ma'am, kaya hindi po kami umaakyat." Tinanong ko siya na kung ganun lang ba lagi ang uniform nila. Kung hindi ba sila nagpapalit o baka meron na silang bagong uniforme katulad sa mga guard sa bank. Pero ang sabi po niya ay wala daw talaga. Dahil doon ay napaalis po talaga ako agad-agad sa harapan ni Kuyang Guard. At ewan ko ba't napapara daw siya ng taxi dahil sa takot. Dahil gusto kong umalis na sa lugar na iyon agad-agad. Iniisip ko pa nga po na baka mamaya ay sinundan pa ako sa bahay pero awa naman po ng Diyos ay hindi na. Sa tuwing nag-overtime kami, tinitiyak ko na talaga meron akong kasama sa opisina o kung talagang hindi ko kayang tapusin yung aking trabaho ng gabing iyon sa opisina ay nagpapahintay po talaga ako sa isa kong kasamahan kahit na maliit na siya nang uwi sa kanila. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Maraming salamat po Sir Red sa pag-air na naman ng kwentong ito at sana po ay kinapulutan nyo ng konting katatakutan. For sure kung may nakikinig man po na malapit lamang po dito sa Legazpi Village, alam po niya, alam po niya kung saan tong tinutukoy kong building na to. Okay, hindi natin babanggitin pero may open close parenthesis kasi siya, sinabi niya doon eh. Maraming salamat Tito Ella sa iyong kwento at sana talagang magbaon ka ng rosary, magbaon ka ng kung ano-anong mga pangontra na alam mo dyan para at least diba hindi ka na gagambalain lalo pat baka nga welcome, baka meron kang third eye, hindi mo lang alam. Diba? Ngayon na nagpapakita, nakikita mo sila. May third eye ka na, di ba? Instant yun. Matik yun, kumbaga. Nako, kailangan mo mag-deal para dyan. Di ba? You have to deal with it. Ika nga. Hindi sa tinatakot kita kasi meron na eh. Parang, andyan na eh. Di ba? Anyway, maraming salamat sa... Panghuli na nga lang, tinakot pa. Wala kang konsiderasyon. Maraming salamat sa iyo, Ella, at sa mga magsisend po ng kanilang kwento. Bukas po ang sindakstories2008@gmail.com. Hintayin po yan ni Admin Clay. At si Admin Clay po magsasabi sa inyo kung kailan mag-air, kailan ma-feature ang inyong kwento dito po sa SHS. And upon receipt po ng mga email po ninyo o kaya maging po doon sa Facebook, mga nagsisend sa messenger natin doon, mag-i-email naman o sasagot po agad si Admin Clay. Sasabihin po niya na natanggap na. Diba usual naman po, alam po yan ng mga nakikinig sa atin ngayon kung sakaling meron man po na nakikinig na naka-receive nung mga email na yon, ibig sabihin natanggap at na-forward na po sa akin. Yun nga lang, hindi natin kayang pagsama-samahin sa iisang SHS episode. So please sana po maintindihan ninyo. Okay? Next na kwento naman po tayo, panghuli na po natin ito kung ngayon ka pa lamang po dumating. Sorry na lang at nasa last story na tayo pero kung pwede mong ikaw, balikan mo na lang po mamaya, why not, wala pong problema sa amin, okay? Si Melo naman po ang bida sa ating ikatlong kwento dito sa SHS. You are listening to Subscribers Hilakbot Stories, true horror stories submitted by HTV Positive listeners. Ako po si Melo at may sariling pamilya na ako nung na-experience ko po itong bagay na ito. Ito po yung nangyari sa isang bahay o bahay namin sa Las Piñas and way back 2013 pa po ito sa Red. Meron po akong isang anak nung time na iyon at nagtatrabaho pa ako bilang isang call center agent and nasa graveyard shift po ako sa Makati. Ang schedule ko po ay 8 p.m. to 5 a.m. so usually nakaka-uwi ako ng bahay ng 7 a.m. and syempre kada uwi ko ay talagang pagod na pagod po ako at madalas naaabutan ko ang kasama ko sa bahay na tulog na. Kaya diretso tulog na din ako. Pero may isang pangyayari po na umuwi ako at natatangi po ito sa lahat. Umuwi ako ng umaga nang medyo late na at parang 9 a.m. po iyon since nag-overtime po ako. And of course pagod ako pero
Gising na yung wife ko at yung ibang tao sa bahay. Pumasok na po ako agad sa aming kwarto at nagbihis na po ako. At pagkatapos noon ay humiga na po agad. My wife asked me kung gusto ko bang kumain muna, pero sabi ko ay hindi na kasi magpapahinga na ako dahil talagang pagod na pagod ako. At sabi naman niya, okay sige, at lumabas na siya agad ng kwarto. Matapos ang ilang minuto, nagising po ako pero yung mga mata ko po ay nakapikit pa rin. Dito nga'y may nararamdaman po ako na parang humahawak sa ulo ko at iniisip ko kaagad na baka hinihilot ako ng asawa ko kaya hinayaan ko na lang. Pero ang weirdo po ng next na nangyari. Naramdaman ko na parang hindi kamay yung humihimas eh. Para po siyang dila. Kasi parang meron pong likido pang naiiwan sa noo ko since basa nga po at medyo parang may katulisan siya. Ang pakiramdam ko po ay parang ganun nga at parang lumalamig sa bawat dampi niya sa noo ko ay malamig yung nararamdaman ko. Kaya nagtaka po ako at dumilat ako na parang naalimpungatan. Tinignan ko po agad kung sino yung nasa uluhan ko. Unti-unti ko pong inangat yung ulo ko para makita kung sino man yon. At nagulat po talaga ako dahil hindi po yung asawa ko yung nakita ko. Para po siyang impacto, Sir Red. Sa totoo lang po, hindi ko alam paano sasabihin yung itsura niya pero ang sama po nun, ang sama po daw nung itsura at alam ko na masama siyang elemento. Dahil doon ay nakaramdam ako ng sobrang takot na parang tumahimik yung paligid at sinubukan kong tumayo pero hindi ko magawa. At hindi rin po ako makapagsalita para sumigaw at humingi ng tulong. Pagkatapos po noon ay napapikit akong bigla at sa pagdilat ko ulit ay bumulaga sa harapan ko ang dalawang babae na nagmukhang bruha at ang dami po nilang sugat sa muka. May mga sugat din po yung ilong nila. Kaya pala hindi ako makagalaw at hinahawakan nila parehas yung dalawang kamay ko at tumatawa po sila ng tumatawa. Habang ako hindi pa rin makagalaw at makapagsalita. Dahil doon ay pumikit na lamang po ako at nagdasal at humingi ng tulong sa itaas. Paulit-ulit ko pong ginawa iyon at sa pangatlong pikit ko ay bigla na lamang po silang nawala sa harapan ko at agad-agad din po ako nakapagsalita. Nagpasalamat ako agad sa Diyos dahil kahit papaano alam kong tinulungan po niya ako. Pero grabe po yung naranasan kong iyon na parang alam mo yung pakiramdam ko ay babalikan nila ako o kung hindi man ay kukunin na nila. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories. Maraming salamat dito Melo sa iyong binahaging kwento at fist bump tayo dahil syempre magkakarelatean tayo sa BPO eh, di ba mga ganyan. Alam naman totoo yun kapag nasa BPO kasi talagang alam mo yung iba yung body clock mo eh. Kaya talagang siguradong sigurado pagdating mo ng bahay tapos alam mo pa yung na-murder ka pa ng ano eh. Ng pagmumura ng kliyente. Kaya ganun eh. Tapos pagdating mo na bahay, parang feeling mo drain na drain ka. Diba? Tapos, huwag pa nating alisin yung katotohanan na minsan itong mga ibang agent, lalo na sa call center, sabi natin ganun, sa BPO, eh talagang nagko-commute yung iba dyan. Wala silang sariling sasakyan. Totoo yan. Kaya talagang, tapos diba, bubulaga sa'yo, out ka ng trabaho, bubulaga sa'yo ang traffic, minsan makakatulog ka na nga habang traffic, di ba? Kaya kawawa din sila. Yun, di ba? Kaya talaga hindi mo masisisi na pagod-pagod talaga yung sistema kapag ganyan. Halos lahat naman ng trabaho ganyan. Pero ang malinaw lang dito sa akin, Melo, tiyak na tiyak talagang bangungot yan. Pero hindi natin malaman. Pero ngayon lang ako nakabasa ng kwentong bangungot na ito. Maipagpapalagay natin bangungot to kasi parang naging paralyzed ka eh. Di ba? Pero hindi mo alam, hindi mo akalain ko paano nakakilos yung iyong katawan na napabangon ka pa para tignan ko sino o ano yung elemento na nandun sa gilid mo. Diba parang ang weird nun, nakakilos ka eh pero hindi ka makapagsalita, hindi ka makasigaw. Parang isip mo lang ang, diba, ang gumagana ng oras na iyon kasi talaga yung buong katawan mo paralisado. Diba, ang creepy lang. First time ko na makarinig ng ganun na talagang nakabangon siya tapos parang linalabanan niya. Pero at least kahit papaano, no, nakasurvive ka doon at hindi ka na binalikan pa muli.
Diba, sana wag na. Sana wag na. Kasi delikado talaga yung ganun. Pero may dalawang babae humahawak doon sa kanya, no? Pero pag halimbawa pangit daw yung mga babae na humahawak na yun, kasi talagang parang ang sama nga daw ng itsura. Hindi nga daw niya ma-describe sa atin ng direkta kung paano. Pero masama nga yung itsura. So halimbawa may dalawang babae na pangit na humahawak sa'yo habang nandun ka sa state na parang binabangungot ka. Siyempre sabihin mo, wag! Wag! Umalis kayo sa harapan ko! Umalis kayo dito! Umalis kayo dito sa ngala ng Diyos! Umalis kayo dito! Huwag niyo ako gagambalain! Diba? Ganon sila eh. Pero pag halimbawa yung dalawang babae nakita niya sa bangungot niya, medyo maganda, malatiwata talaga, artista. Parang halimbawa kahawig halimbawa ni Maui Taylor, ganyan. Dalawang Maui Taylor yung mukha, di ba nandyan? Wag! Wag! Wag niyong itigil. Sige, pahirapan niyo ako. Sige lang! Saktan niyo ako. Sige na, sige na, please. Are you crazy? Oh my. Nandun ka na sa state ng pangungot na harap mo pang maggagagan. Wala, sayang oras. Sayang oras pa. Wah, saktan niyo. Pagkita niya ang gandang babae, please wag, umalis kayo sa ngalan ng Diyos. Alis kayo. Ay, ang gaganda-gaganda nila. Sige, please. Please, saktan niyo na ako. Gawin niyo na lahat ng gusto ninyo. Dali. Sige, sige. Oh, sarap. Ayoko na. Last na po yun ngayong gabi. Mamaya na po, patingting na po. Diyan lang kayo. Break lang tayo. Ito ang Subscribers Hilakbot Story. Hilakbot Creepy Facts. Huwag mong tititigan ang iyong sarili sa salamin sa kalaliman ng gabi. Lalo sa tuwing sasapit ang 3 a.m. to 5 a.m. Ang paliwanag ng mga paranormal experts, hindi mo refleksyon ang nakikita mo sa salamin na iyon. Hilakbot Creepy Facts. Ang bilangan ng kababalaghan, Horror Roll, every Wednesday at 9 p.m. dito sa Hilakbot Haunted History. Maaari niyong mapakinggan ang ilan sa mga piling kwento mula sa Hilakbot TV at Sindak Short Stories YouTube channels sa ating podcast. I-search lang ang Pinoy Horror Radio-HTV Sindak. Mapapakinggan rin sa Spreaker, Spotify, Deezer at iba pang podcast platforms. Kinig na sa Non-Stop Tagalog Horror Stories Compilation, mga solid HTV positive. Mga solid HTV positive at kasindak, ako po si Red, payong kaibigan lang ngayong new normal upang mas maprotektahan ang inyong sarili. Palaging maghugas ng kamay, magbaon ng sanitizer o kaya'y alcohol, isuot ng tama ang face mask, lalong-lalo ang face shield. Palakasin ang resistensya at huwag maging pasaway. Paalala, mula dito sa Hilakbot TV, Sindak Short Stories, at Hilakbot Haunted History. Mga solid HTV positive at mga certified kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, the podcast. Siyempre, nagpapalik na naman tayo. Patik-tik na po tayo, siyempre, para sa lahat ng mga nakikinig. Katulad na lamang po ng mga sumusunod. Ang dami ko ng utang ng mga patik-tik kasi nagka-delay-delay po tayo ng halos dalawang episodes sa atas. Ang walang kakwenta-kwentang SHS na ito. Kaya sige, abulin na po natin. Katulad nito, halimbawa sabi niya, huwag niyo na lang po banggitin ang name ko. Pero nandun naman naka-comment sa YT natin. Sabi niya, palagi po kami nakikinig ni Mama ng SHS kapag nagbe-bake po from afternoon 3 p.m. Until 3 to 4 a.m. Wow, talaga. Nakakawala po ng antok kasi bentang-benta po yung mga jokes. Sinasabi. Talaga ba? Parang may doubt din ako sa sarili ko.
Tama ba yun, eh, di ba? Mababaw lang din po kasi kami, lalo na yung kaligayahan. Wow, fist pump, fist pump. Pareho po tayo, mababaw mga kaligayahan. Kaya magsama-sama na lang po tayo dito sa SHS. Send po ako ng paranormal experiences ko pag hindi na po ako busy. Sure, walang problema po dito. Kung sino man po yung kunwari hindi ko kilala kung sino to. Kasi huwag daw bangitin ang pangalan niya, eh. Nandun yung pangalan niya. JJ ang ang initials. tindakstories2008@gmail.com lang po. Okay? Ito naman sabi niya, inaabangan ko po si Red yung Mary Cherry Chua na tapos ko po hanggang finale. Ang ganda po lahat, sabi niya. Opo, paki-check lang po, sabi ni Saulo Bautista Baluyot. Ako din po, ipopromote ko rin po muli. Sana patuloy po ninyong suportahan yung ating Mary Cherry Chua series, kasi po napagdesisyonan po namin ni Sir Angel, lalo na nag-usap-usap po kami na hindi na po namin siya gagawing, hindi na po namin gagawing full episode. Wala na kasi parang more or less 10 hours po yun kung susumahin po yung 18 episodes na yon. Tapos ang mangyayari po siguro kung papayag din po siya, baka i-stream na lang po natin, mag-announce na lang po kami kung anong oras, anong date po mag-i-stream yung buo. Kasi yung kabuuan po from episode 1 hanggang finale nitong In Loving Memory of Mary Cherry Chua, i-stream na lang natin sa Hilakbot 24/7. Doon na lang po natin parang bubuuhin. Pero hindi pa po natin mailagay kasi nga po wala pa si Admin RJ. Siya po yung nag-playlist po doon. Minsan sinubukan ko po mag-playlist yung naririnig nyo po noong ito lang, itong last week ng November hanggang itong first week ng December. Ako po nag-playlist noon. Tinuro na lang niya sa akin sa pamamagitan ng video call. Pero ako lang kung na-enjoy niyo yun. Walang pinaglagay-lagay ko lang doon yung iba eh. Tapos inayos ko lang pati mga breaker. So sana po na-enjoy niyo po yun. Keep on supporting us sa Hilakbot 24/7, our 24/7 live stream. At pagsasama-samahin po natin yung mga stories dyan na mga series din natin dito sa HTV at Sindak. So sa mga baguhan po dyan sa ating HTV 24/7. So yun po. Kung napapakinggan po ninyo yun, yun po yung idea o tema ng ating Hilakbot 24/7. Sana nagustuhan nyo na rin po yung pailaw. Opo, ako na rin po naglagay nun kasi wala naman pong maasahan. Wala si Kuya Choi, wala din si Z dyan, wala din si G-Boy, wala lahat. So ako na. Ako na nag-access nung laptop na ni paring RJ. Kaya ang nangyari, yung tinutukan na lang po namin ng electric fan tsaka ng aircon doon na nagpe-play lang po siya mag-isa doon. Sana hindi siya mag-give up. Hindi siya sumabog. Di ba? Maraming salamat po ha. Supportan nyo lang po kahit saan man kayo naroroon ngayon. Ito si Rain Nopuente. Yung last story po about sa Sampaguita, si Red, naiintindihan ko po na iba po yung religion niyan and not Catholic. So mostly siguro kasi kapag Catholic, di ba, bibili ka ng Sampaguita, ilalagay doon sa Santo Niño. Ah, okay, isa po itong kwento natin doon sa SHS episode 146 po. Tama. Si Jay Frank, maraming salamat. At patik-tik din daw po si, sino pa ba? Si Junard Magnifico, si Mary Asilar, Dan Vin, present always, at Cherry Lou Glorioso. Sabi niya, hindi ko po mag-gets yung... okay, yung kay Jem nga yung kwento rin, sabi ko yung tungkol sa Sampaguita. Ako rin kasi hindi ko nag-gets nung una, pero pag binabalikan ko, ano pala eh, tungkol sa ano, panaginip premonition, parang ganon. Si Sky at saka si Rusty Nay, lagi-lagi na po itong mga nakikinig ng SHS. Maraming salamat po sa inyo at sana po ay nag-enjoy pa rin kayo hanggang sa... Huwag sana kayo magsawa, guys, di ba? At ito naman sa episode 147, relate po ako sa story number 1, sabi niya dito, sabi ni Janet. Actually si Janet merong kwento. Siguro isama na lang natin siya sa susunod na na episode natin. Kasi meron po siyang binanggit dito na parang tungkol sa Incubus. So meron daw po siyang experience tungkol doon. Sige, hanapin na lang po natin. Kinopy-paste ko na lang to pangalan niya. Janet, at babasahin na lang natin sa susunod. Si Janice Balisi, patik-tik naman po listener from Jeddah, KSA. Nakakawala po talaga ng stress. Salamat po sa mga ganitong klase mga salita, kind words. Syempre at nalalaman namin na may halaga pala sa inyo itong ganitong klaseng mga kakorni na segment. Alam niyo yon. Si Melanie Bertudes, sa first center, ang naranasan mo ay trauma, sabi niya dito. Ito kasi yung mga kwento sa 147 episode natin. Si Father, sabi niya Father Mockers. Yung matik-tik ako si Red. Hindi ko magawa talagang matakot kasi sa kalokohan mo, puro kapatawa. Sabi niya,
biruin mo horror stories tapos pumanat ka ng talaga ng diyong hahagalpag. Talaga? Ewan, are you crazy? Crazy to, crazy. Si Kate Angel, patiktik naman po, sabi niya dito from Qatar. Si Praktisang Luto, lagi din po. Sabi niya, pansin ko lang ilang buwan na hindi ko na naririnig ang pangalan ni Paloma na hindi mo na lagi mo binabanggit. Sino Paloma? Tinong Paloma. Alam, baka sa ibang ano ko po nakikinig, ano, aminin mo, sa ibang channel ka nakikinig. Crazy, are you crazy? Oo, si Paloma. Paloma ka dyan. Pamela. Oo, sabi ko nga po, na-explain ko po ito. Kung sino man si Praktisang Luto, bro, o sis, o ano man. Nasabi ko na to kasi ayoko naman na magmukhang parang personalized o parang tungkol na lang sa akin itong SHS, di ba? Dapat tungkol sa inyo kasi nga kayo yung number one dito. Laging ganun, gas-gas yung adlib na ganun. Di ba? Hindi nga totoo. Ayoko nang maging ganun. Tsaka sinabi din ni Pam na wag na kasi baka mamaya mas maging sikat daw siya kaysa sa akin. Eto yung tinanong ko nga siya, anong sikat-sikat sinasabi mo, sa ang banda? Nasa ilalim ba ng table? Hindi ko makita eh. Walang kwenta eh. Di ba? Si Vicky Kobayashi. Hindi totoo yun. Praktisang Luto. Yung pangalan po niya sa YouTube eh. Hindi na lang. Di ba? Wag na. Di ba? Kasi inaabangan mo yung... Ay, Pamela. Siguro inaabangan niya yon. Pero hindi Paloma ha. Baka nanununu ka na. Si Vicky Kobayashi. Good morning, Sir Jared. Sabi niya, patik-tik po ang Suyat family at ang pamangkin ko si Theo. Salamat sa inyo, Miss Vicky. At sa lahat po ng mga nakikinig kasama ninyo dyan ng Suyat Family. Sana po narinig ninyo ito. Si iBox 5G, hingi po ako ng link nung sinasabi nyo na umuusog na upuan na nakita ng guard. Sa KMJS, tingnan nyo na lang po. Opo. Sino pa ba? Si ML Players. Maraming salamat sa inyo, sir, sabi niya dito. Oh, maraming salamat. Welcome din sa iyo, ML Players. At sa lahat din po ng mga nagpaparamdam lagi sa ating Hilakbot 24/7. Hindi ko nga lang po nakopya yung iba pero nababasa ko po. Minsan bumibisita po ako sa Hilakbot 24/7. So sana na-enjoy nyo po yung mga ini-stream natin dyan. Keep on supporting din po Hilakbot Haunted History, ang Sindak Short Stories, at ang Red Diaries Tagalog Love Stories, at sa mga ilan pa po nating ilulunsad. Po ng wika ilulunsad. Ang lakas mga ano yun. Ala, di ba? Tagalog na Tagalog tayo dito, bro. Ano ko ba? Hindi, pero yun nga, ilalunch natin ng mga segments o kaya sabihin natin ng mga episodes dito sa Hilakbot at doon din sa ano, sa Hilakbot Haunted History, sa Sindak Short Story. Sana po lagi ninyong supportan, guys. Tambay lang kayo lagi, kapit lang po sa matigas, himas lang po sa madulas, di ba? Si Damong Ligaw, si Jenny, nakikinig ako sa YouTube channel nyo at nababasa ko po o nagbabasa din po ako ng Wattpad ninyo at nagpa-follow na rin sa FB. Wow talaga, astig po, more katatakutan, sabi dito. Si Keno o Kino De La Rosa, hello Sir Red, gusto kitang i-congratulate dahil sobrang ganda ng series po ngayong Halloween. Ang galing po ng writer, ang galing ng audio deliberation, tuwang-tuwa po kami ng girlfriend ko actually, sabi niya. Akala ko nakakatakot siya pero para po siya talagang series na napapanood sa TV. Iba-iba yung mood ng story, may nakakatakot, nakakaiyak, nakakatuwa at kapupulutan po ng aral. More power sa iyo Kuya Red, medyo nagtaka lang kami dahil akala namin 19 episodes, 18 lang pala. Next series po agad sana, sabi ni Kino De La Rosa. Kino, yung ano, kung binabanggit mo yung Loving Memory of Mary Cherry Chua, opo, supposedly 19, pero wala po kaming binura, wala kaming dinilate na kahit na anong chapters ng novel ni Sir Angel Portea. Kasi po, ang nangyari po kasi ay nagkamali lang po ng bilang sa recording. So, mali atang nailagay kong 19. Kaya yon. So, sorry na po ha. Sana patawarin siyo kami. Ito rin, meron din po pala dito sa Spotify. May nakikinig po sa atin. Ang sabi po niya, ano ba yun? Hindi ko kasi alam kung anong name niya sa Facebook. Pero kasi ano eh, Japanese or Korean characters kasi. Sabi niya ito, my number one podcast of 2021. Hilakbot, if you know Horror Stories, the podcast. Thank you for keeping me company on Spotify all year long. Sabi niya, Spotify, hashtag Spotify Wrapped. Yon. So sana po, ganun din po sa lahat ng mga nakikinig sa ating Spotify. Maraming salamat po sa inyo. Sana po ay huwag kayong magsawa hanggang sa, alam mo yun, sa year 2022 at sa mga sunod pang mga taon
Sana po nandyan pa rin kayo sa podcast natin na tumatambay, di ba? Mga nagugustuhan nyo yung mga stories natin dyan. Pwede rin kayo magpadala sa sindakstories2008@gmail.com. Kapit na kapit sa matigas at madulas daw. Umiiwas na madulas. Si Machona Lucindo. Kasi birthday po pala niya noong December 2. So delayed ko na po siyang nabasa kasi sorry po talaga. Pero maraming salamat kasi nakikinig kayo. Ito sino pa ba? Si Azami Yamasaki. Lahat po ng uploads nyo, si Red, napakinggan ko na. Alam mo ba na crush kita? Crush kita! Ganyan, si Camille Batansilla. Batiansila. Tama po ba? Sabi niya dito, napakaganda po ng Mary Cherry Chua. Asawa ko po mas updated na kaysa sa akin. Talagang dapat po ay mulat ka ng 12 a.m. hanggang sa matapos. Pero kali ba, medyo na aalangan ka naman na hindi naman sa dapat mapuyat ka ng 12 a.m. Pwede naman yung pakinggan kinabukasan or i-save mo na lang, i-download mo na lang. Why not? Diba? Walang problema yun. Yun nga lang po kasi, simula kasi nung alam mo yun, nag-start si HTV, naging 12 a.m. na yung talagang ano niya, oras ng premiere. Pero may chance po yan na 2022 baka magtanong na po kami ngayon or sa mga sunod, baka nakapagtanong na yung admin. Kung alam mo, papalitan po natin yung oras ng premiere. Anong oras? Okay ba sa inyong 9 p.m.? May makikinig kaya na 9 p.m.? Katulad nito, o baka malilate pa rin sila, di ba? O baka mamaya, di ba? So tingnan na lang po natin kung gusto nyong paagahin katulad ng ginawa natin sa Sindak Short Stories. Kasi para maabangan nyo ng husto, di ba? Bahala na po kung ano mapagdesisyonan base po sa majority ng sasagot kung anong oras ninyo gustong ilipat yung mga premiere natin, di ba? At ito, inuunahan ko na po, ipapa-approve na lang po natin sa mga kasama nating EP, di ba? Si Joey Anastasio, patik-tik naman po ako listening from Valenzuela. Si ICT Los, patik-tik po ako, parang awa nyo na po. si ICT Los, sana, ACT Los, sana ano, napapakinggan mo. Si Luis Rendon, solid po, pinanood ko po mula 11, ano? Ano to? Kinabukasan start ako 4 p.m. Natapos ako 2:46 a.m. Ganun katagal. So nangyari. Okay. Sa ano to? Sa In Loving Memory of Mary Cherry Chua. So sabi niya nag-start daw siya ng 11 ata. Tapos natapos siya ng 2:46 a.m. Parang ganun. Maraming salamat sabi niya dito. At sana po huwag kayong magsawa sa mga sunod na series natin. Sa 2022, asahan po ninyo yung dark fiction stories ulit ni Sixth Hokage at yung iba pa mga kwento natin. Actually, hindi ko lang po alam kung nag-play na po. Alam ko yung Maninilong itong week, nag-play na yan by Rebellious Prof. Susunod na po dyan yung Pulang Likido na 15 minutes po yan lagi na mini-series lamang po natin sa panulat ni Rico Mucho, ang ating kaibigan. At syempre pa yung Crow of Virus ni Brother Jupiter Toledo. At marami pa po tayo mga university horror stories na pinagsama-sama natin. Marami pa po dyan guys, kaya tutok lang po kayo. Sabi dito si Andy Talin Hardy, patik-tik daw po si Badong. Yun yung aso niya. Yun yung pinost po doon na sa page natin si Badong. Patik-tik din na po si Machona Lucindo. Ito po, December 2, happy birthday. At wag po kayo sana magsawa na mag-birthday. Ayan, kay Badong, hello sa iyo Badong. Sana magising ka naman pag pakikinggan mo naman ako. Nakakaintindihan tayo kasi nakakaintindi din po ako ng mga language ng mga hayop. Kasi hayop ako dati. Hayop talaga ako in real life. Ito rin si Ellie Palma, maraming salamat. Sabi niya pabati daw siya. Kasi kay si Ellie Palma, siya po yung nagsulat nung matandang photographer sa BGC at yung isang kwento natin kung ninyo po matatandaan. Jay Palma aka Junior, siya po yung amateur photographer ng Taguig. Tama siya nga pala yun. Sabi niya, belated happy birthday naman sa akin si Red, November 21 pa. Tik-tik na lang daw siya. Si Sarcy Liban, forever single basta may Sir Red na laging nagpapangiti. Wow! Yan yun eh. Yan yun eh. Kahit minsan lang matik-tik Sir Red, buo ng araw ko palagay ko in love na. Sarah Siliban, maraming salamat. Tanggal-tanggalin natin yung bitchin sa mga kinakapi natin. Pero, sige, crush na rin kita. Si Kenshin's Gaming, patik-tik naman po RJ Nugid from Kuwait. At si Weird Dope, patik-tik naman po si Mama Vicky. Hello sa iyo Mama Vicky. Magandang love ko sa iyo Mama Vicky. I love you. Salamat sa iyong pakikinig. At yung friend ko na HTV positive din si Glenn Dragic. Nakalimutan ko po yung
real last name niya, basta Glenn Dragic daw. Maraming salamat kay Weirdo, kilala mo na kung sino ka. At once again kay Miss 3-in-1, at kilala mo na kung sino ka na naman, kay Miss Mitz Artagame at kay Ma'am Weng Monsayak. Yung mga ibang nagpamerienda sa ating mga editors, admins, ito mga nakalipas na araw. Maraming salamat po sa inyo at sa lahat po ng mga nakatutok po sa atin ngayong gabing ito. Kung late ka, pakibalik na lang po, replay na lang po, replay is the key. Ito naman syempre ang mga laging sumusuporta sa atin, December 2 list po ito ng ating mga updated members. Maraming salamat po, merong umaalis, merong nananatili, merong nagre-renew, di ba? Meron pong ganun. Pero maraming salamat at least kahit papaano man po ay nag-i-enjoy kayo dito. Please, kung meron man po tayo ilulunsad itong December, ilulunsad na naman. Ang daming ilulunsad. Di ba? Ang daming ilulunsad. Ang daming. Wala ka naman ako nakikita. Hindi, pero yun nga po, sabi ko sa inyo, naka-private video pa lang po kasi ito. Pero sure po yun, may mga upcoming po tayo, mga exclusive members-only stories para po syempre sa mga members po natin, lalo na mga Team Zombie and Up. Opo, sa mga Team Tik-Tik, may exclusive members po tayo. Kung sakaling baguhan ka po dito sa membership ng channel, yung Dr. Weirdo, yun, napag-usapan namin nila Brother Draven Black na i-open for Team Tik-Tik na rin para meron kayong a taste of exclusive members-only story din na rated SPG po yun. Rated R18 yun, hindi lang SPG, R18 yun. Diba? Kaya pakinggan nyo na po yung mga baguhan sa Team Tik-Tik. Team Zombie, Team Aswang, Team Red Zone. So yun po, bukas po ang Dr. Weirdo bilang exclusive members only sa lahat ng channel members. And kung gusto mo man, syempre, mag-upgrade ka lang 199 para at least, di ba, mahagip mo na rin yung iba pang mga exclusive members only stories na ipapadinig po natin soon. At yung privilege o perks ng early access. Di ba? Marie Chris L, maraming salamat. Rena Christy Gamueta, Valerie Anli, maraming salamat sa inyo. Fernandito Ornopia, kung sino man po ito, baguhan po ata ito si Sir, ano. Maraming salamat sa inyo. Sarah Jane Igot, mga nag-rejoin. Aliza Valenzuela, si Mystic Peppermint, nag-rejoin. Pero wow, happy anniversary na sa atin. 12 months na po nating channel member, si Mystic Peppermint. Maraming salamat. Ankulets, si Miss Mitz Artagame. Kasama niya sa Team Zombie ang mga sumusunod, sila Chuchay, Ellen, Jennifer Morris, si Ma'am Melanie Passion, maraming salamat na nag-rejoin po 14 days ago. Batanggenyong Mangyan, si Christian Velasquez, maraming salamat. Micah Perez, welcome back. Ray Castle, welcome back. Salamat sa pagsuporta mo sa In Loving Memory of Mary Cherry Chua. Siya rin po yung palagi nagtatanong kung kailan daw bubuuhin sa Ilakbo 24/7. Mag-a-announce na lang po sila sa page kung kailan. Jordan Villar, Pichi Marie, si Jero Jero, Jennifer Organo, si Ma'am Luz Zaclaro na nananatili po sa Team Aswang. Pero ay, happy anniversary na rin para sa atin. Ito rin, si Cheche Trangia, si Miss Amogen. Ito si Miss Ems, ito si Miss Ems. Oh, natatawa ko kasi yung katuloy nung kanta, nung kinanta niya, yung If I Let You Go ng Westlife. Sabi ko sa nila, ano na lang, next life na lang. Bawi na lang tayo next life guys para dyan sa mga video-video natin, mga video entry na yan. At diba si Renz Lee, si Gerard Pontenila, Sasha Sudario, himala. Ito si Timas Wang, ayan, maraming salamat sa inyo dyan guys. Merly Gayorgor, si Janice, si Maru Balgos, si Lieutenant Army Jerome na nagyaya ng karaoke sa akin. Kasi tiga QC lang ata to si Jerome eh. Sabi ko sa kanya, ano na lang, kung hindi pwede pumunta ka dito sa Sugar Town, pwedeng-pwede siguro mag, ano lang, GC. Magkaraoke sa, mag-video okay sa GC. Ewan mo kung ano klaseng trip yun. Tapos si MJ Priscilla, si Moriel Raquel Batara, si Nika Fellman, Rain Sorigao, maraming salamat. Si Miss D, oy, mag-anniversary na rin po tayo kasi 11 months na siya. Si Madam Les Presange, si Monelyn Alcantara, Roslyn Arante, si Guinevere Bordeos, yun, no? Si Renz Nelborn Petisa, Roan? Si Joanne Castillon pala, Maria Menciara Cardosa, Mark Brian Avila, Erica Omnas Hamoyot, Michelle Valdez, maraming salamat kay Melody Paderna, kay Merns R, Presi Operio, at kay Precious! Ayan, sana nagpa-member na rin si Precious, di ba? Si Divine Grace Nave, si Jad, maraming salamat. Si Ma'am Tess Kitano,
advance anniversary na sa atin. 11 months na po natin siyang kasama. Nag-upgrade si Myrtle Go, maraming salamat. Austin Taguba ng Team Aswang. Si Ma'am Maria, Malu na lang daw. Malu na lang for short. Maraming salamat, Ma'am Malu. Ingat po kayo palagi dyan. GBUA. God bless you always. Sherwin, Emski K, si Miss Rain Angel. Happy anniversary na sa atin. Nananatili po kapit na kapit sa matigas sa red zone talaga. At saka humihimas na ng madulas si Brylin Arenas ng Team Red Zone. Easy Lay, si Justine Maris, kumusta na itong mga ito? Si Samson Mabalay, kumusta na rin yung mga walang paramdam itong mga ito? Ipagalawin lang po yung Arenola kung sakaling nandyan na. MNM80, si Ma'am Gracie Bahara, at talagang kapit na kapit din sa matigas si Ma'am Akizet. Maraming salamat po sa Team Zombie na makasama mo dyan. Team Red Zone, Team Aswang, Team Tik-Tik. Maraming salamat. Happy anniversary sa mga nag-anniversary po ngayon. Happy birthday kung birthday mo ngayon natapat ngayong araw na to. Thank you po sa inyong walang sawang pagtutok. So, paano ba yan? Hanggang sa susunod po na SHS. Ako po si Red. Bye! bastos magpaalam pa. Ganun na lang. Bye! Di ba? Are you crazy? Salamat guys sa next SHS po natin. Tuloy-tuloy lamang po hawaan para wala ng galingan, para lahat tayo ay solid HTV positive. Bye guys, salamat sa support. Tutok lang po sa mga upcoming stories at sa lahat po. Nagbabay na, 'di ba? Ang dami pang sinasabi. Babay na 'yon, 'di ba? May mga kwentong kabawalaghan o mga karanasan kang kahilahilakbot na nagmumulto sa iyong memorya? Ibahagi na yan sa pamamagitan ng voice message o kaya i-type at i-send sa sindakstories2008@gmail.com. Maaari ring i-private message sa Hilakbot TV Facebook page. Ating pagkwentuhan ang inyong real paranormal experiences kasama si Red. Sabayang mapapakinggan sa Hilakbot TV YouTube channel at HTV Facebook page. Lunes at Biyernes, alas 9 ng gabi. Subaybayan din ang replay sa Hilakbot Podcast every Saturday at 9 p.m. Ito ang Subscribers Hilakbot Stories.